ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakuniya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukha sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mo sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo'y maging tagapangaral ng mabuting balita na ipinahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong ang sa aki nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong ang sa aki nagtatanggol. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa mangmahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kaniyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutong siya at ang kaniyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kaniyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain ng mga iyon. At sinabi niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagkatapos pong likhain ng Diyos ang sanlibutan, minabuti niya na siya ay magpahinga. Ang araw po ng pamamahinga ay ginawa mismo ng ating Diyos. Sa loob po ng isang linggo, ang anim na araw ay nakalaan para sa ating mga pansariling gawain
at naisin. Subalit, ang ikapitong araw ay dapat nating ilaan sa ating Panginoon. Kaya nga po't itinuturing na banal o sagrado ang araw ng pamamahinga. Kaya't ganito na lamang ang laking pagkagulat ng mga Pariseo. Agad-agad nilang pinuna ang mga alagad ni Jesus pagkatapos nilang pumitas ng trigo sa araw ng pamamahinga. Para sa mga Pariseo, ito ay isang tahasang paglabag sa batas ng pamamahinga. Subalit agad din naman silang sinagot ni Jesus Nazareno nang banggitin niya ang kwento tungkol kay Haring David at ng kaniyang mga kasamahan nang sila ay mamamatay na sa gutom. Ano po ang kanilang ginawa? Si Haring David pumunta sa templo. Kinain nila ang mga alay mula sa altar na dapat ang mga pari at mga saserdote lamang ang maaaring humawak at kumuha. Kaya ito ay naging isang kakaibang pagkakataon sapagkat ginawa iyon ni David upang mailigtas sila sa kamatayan at sa matinding gutom. Iginiit pa ni Jesus ang tunay na aral tungkol sa pamamahinga. Ipinaliwanag niya na ang araw ng pamamahinga ay ginawa ng Diyos para sa tao at hindi ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na anak ng Diyos, ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ano po ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Para po sa mga Pariseo, kailangan tumigil ang mundo kapag araw ng pamamahinga. Wala sila dapat gagawin kahit anong bagay. Ngunit maliwanag na ipinahiwatig sa atin ni Jesus Nazareno na bagamat mahalagang ilaan ang araw ng pamamahinga para sa Diyos, ay hindi nangangahulugan na titigil na tayo sa paggawa ng mabuti. Uulitin ko po, bagamat mahalagang ilaan ang araw ng pamamahinga para sa ating Diyos, ay hindi nangangahulugan na titigil na tayo sa paggawa ng mabuti. Hindi nangangahulugan na wala na tayong pakailam sa ibang tao at sa ating kapwa. Hindi ito nangangahulugan na titigil na rin tayo sa ating pagmamalasakit at pakikipagkapwa-tao. Ipinaliliwanag dito ni Jesus Nazareno na mas magiging makabuluhan ang araw ng pamamahinga kung hindi tayo hihinto sa paggawa ng mabuti at patuloy nating ipapamalas ang ating pagmamalasakit at pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay patuloy na magsumikap hanggang sa wakas at huwag tayong maging tamad. Tularan natin ang mga taong marunong magtiis at patuloy na nananalig sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakahalaga po na paglaanan natin ang oras, ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti, hindi lamang ng ating pisikal na pangangatawan, kundi maging ang ating relasyon at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang pakikibahagi sa banal na Eukaristiya ay magpapaunlad sa ating espiritual na pangangailangan. Ang salita ng Diyos ay siyang gabay natin upang magawa natin
ang mahalagang ipinag-uutos ng Diyos sa atin, ang gumawa ng mabuti, ang mahalin ang ating kapwa, at ang tumulong sa mga nangangailangan. Kaya nga po sa pagpapatuloy natin ng ating banal na Eukaristiya, naway masigit na maghari ang pagmamahal ng Diyos at kapwa-tao sa kabila ng pagsunod natin sa mga batas at kautusan. Kung tayo ay itinuturo na gumawa ng tama at palikdan ang masama, gawin natin itong pagkakataon upang mas lalong gumawa ng mga makabuluhang gawain at kasama na diyan ang pagpapamalas ng ating awa at malasakit sa ating kapwa-tao. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na umangkin sa atin bilang kaniyang mga malayang anak kay Heso Kristo na kaniyang bugtong na anak. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, sagipinawa kami ng iyong salita o Panginoon. Sagipinawa kami ng iyong salita o Panginoon. Ang mga Kristiyano naway kilalanin ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan, manalangin tayo. Sagipinawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Iyong mga may tungkulin sa pagpapatupad ng batas at sa gobyerno, naway unahin ang kabutihan ng mga tao kaysa sa mga pinagkakaabalahan ukol sa batas. Manalangin tayo. Sagipinawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Sa pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita, nawa hindi natin malimutan ang nangangailangan nating mga kapatid na ating nakikita. Manalangin tayo. Sagipinawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Iyong mga nagdurusa sa iba't ibang pisikal at espiritual na karamdaman, naway hilumi ng Diyos, manalangin tayo. Sagipinawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Ang mga pumanaw, naway mamahinga sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Sagipinawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Panginoong Diyos, ang bawat batas mo, naway maging paanyaya sa amin upang mahalin at paglingkuran ang aming mga kapatid. Unawain sila, igalang, at gabayan upang maging gabay rin namin sila. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot
ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Yesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahala Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ikaw
inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapul. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Magkamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aral.
aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati